mga tindahan sa isang palengke sa Quiapo, Maynila. Nagpaparami ng mga pirated na pelikula with matching covers pa. Pero sa mga kahon, sa ilalim ng kanilang mga estante, natambad ang rated X na mga pelikula. Sa isinagawang surveillance ng OMB kasama ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Manila District Field Unit o MDFU, natuklasan nilang hindi lang pala seller ng mga tindahan na ito. Sila rin mismo ang nagre-reproduce ng mga kopya ng malalaswang pelikula. Kaya naman noong April 26, matapos makumpirma ang kalakaran, nagkaroon ng joint operation ng OMB at CIDG, MDFU, kasama ang resibo. Lumarga ang mga operatiba papunta sa isang palengke sa Quiapo. Pababa pa lang ay pansin agad ang ilang mga pwesto na may mga nakasabit na DVDs. Sa unang tindahan, mga pamilyar na pelikula ang paninda. Pero nang halongkatin ang nasa ilalim ng mesa, surprise! Saan damakbak ang rated X na mga pelikula? Ang alam nga po namin, wala na po talaga. Zero-zero na. Kaya na-shock ako na meron pa palang ganyan dito sa amin. Actually, ngayon first time to eh. Na-shutdown po yan ng 2010 to 2011, kasagsaga na mainit. Talagang sinutdown po lahat dito. Nang pasukin ang isa pang stall na ito, natunto naman ng mga pulis ang ilang mga makina o burner na ginagamit ng mga tindero upang mag-reproduce ng mga pelikula. Sell no more dahil walang lusot pag may resibo. Ang pinakanakababakala, laganap ang child pornography sa kanilang mga paninda. Cut! Tapos na ang palabas, mga kuya! Siguro more or less ano to, 50 to 80 boxes na pornographic materials. As you can see kanina, no, nakikita tayong mga printer, meron tayong monitors, meron din tayong mga DVD players. Dito na rin sila nagbe-burn ng mga materials nila. Very disturbing, ano? Kasi may nakita tayo ng mga porn materials na nakalagay yung mga child abuse o mga bata na ginagawang models. Ayon sa Optical Media Board, mahigpit silang nagbabantay laban sa child pornography sa bansa at sa patuloy na paglaganap nito. Dahil sa mga ganitong rampant na pagbebenta ng mga illegal pornographic or child pornography videos, medyo nakaka-alarma po siya kasi doon po tayo nagkakaroon ng mga case ng mga rape, mga early pregnancy dahil dito sa pagpapanood ng mga ganitong klaseng mga porn videos. Well, binabalaan po namin ang publiko, especially sa mga gumagawa pa rin ng mga illegal na pagbebenta ng mga pirated CDs at DVDs na nakamanman kami sa inyo. Bistado ang mga nagtitinda ng mga pirated DVDs sa Quiapo, Maynila. Nagpaparami ng mga pirated na pelikula with matching covers pa. Pero sa mga kahon, sa ilalim ng kanilang mga estante, tatambad ang rated X na mga pelikula. Ang kanilang itinatagong lihim, na booking din. Mga child pornography raw ang karimari-marim na hot selling. Very disturbing, ano? Kasi may nakita tayo ng mga porn materials na nakalagay yung mga child abuse o mga bata na ginagawang models. Sa pakikipag-usap ng resibo sa isa sa apat na suspect, si ate wala raw alam tungkol sa adult films niyang ibinebenta. Di nga. Kaya din po ako nakakontinue nito. Akala ko naman siya na wala na. Kaya hindi naman na po siya na ano naman dito sa atin. Kaya sir, ano? Apo, wait here. Wala po, hindi po ako gumagawa ng porn, sir. Kasi kahit nga po mag-pick up, wait ako kung kukuha. Magkano ba bentahan ng ganito? 20 po sa retail po ang bigay namin. Dinala ang mga suspect at mga nakumpiskang item sa opisina ng CIDG, MDFU. Naharap sina Rose, Anna, John at Matthew. Hindi nila tunay na pangalan sa kasong violation of Article 201 of the Revised Penal Code o obscene publication. Kung mapatunayang may sala, pwede silang makulong ng mahigit 6 hanggang 12 taon at magbayad ng multang hindi bababa ng 6,000 hanggang 12,000 pesos. Paalala ng mga otoridad, maigpit na ipinagbabawal sa batas ang pangimirata, lalong-lalo na ang pagbebenta ng mga halay na litrato o pelikula. Alam naman po natin na bawal yan. Also naman, sa mga magulang na natin dyan, make sure na alam natin ang ginagawa ng mga anak natin. So, I advise them na tutukan po natin ang mga anak po natin.